Good morning. So, dito na ako mag-i-intro. Kasi yun nga. Hindi nga natin inaasahan na pangyayari biglaan. Kaya di ko rin alam na ganito yung mangyayari sa akin. Kaya, ayan. So, ganito yung... Ano nyo nyo sa labas? Sa loob? Malawak. Ayan, so sa vlog na to, hindi ko may papakita yung actual talaga na nangyari kasi yun nga biglaan at saka sa operasyon masyado kasing masilan kaya di ko na ipakita. Kaya kung ano lang yung mga kalagayan ko dito sa loob with 5 days, ayan, or 1 week, yun lang yung parang ikukwento ko or ipapakita ko sa inyo. Then ayun, maybe hindi ko naantay na makauwi ako bago ko i-end itong vlog na to. Maybe dito ko na rin siya ikakat. So, let's go! Ayun, so andito ako ngayon sa ospital ngayon kasi kahapon nakat yung finger ko. So, hindi naman siya masyado grabe pero pati kasi yung buto sa loob nakat. Kaya kailangan mamaya is ma-surgery or ma-opera para malagyan ng pin. Kaya mamaya, mga bandang 1, pupunta kami dun sa may surgery room para ma-operate. So, kasama ko yung anak ni boss. So, andito yung anak ni boss. Ayan si... Say hi. Yan, mabait siya. Siya yung nabibigay sa akin ng mga pagkain. Nagbabantay sa akin ngayon. Imbis na nasa company siya. Pero dahil nga sa wala akong kasama. So, andito siya. So, mamaya i-update ko na lang kayo. Baka siguro hindi ko maano ng video yung pag-ano dito. Kasi bawal ang cellphone sa surgery room. Siguro mga picture lang o baka siguro nung tapos na, doon ko lang siya pwedeng makunan. Ayan, so mamaya i-update ko kayo. Ayan. 2 hours later. Ayan, so good morning. So pang 3 araw ko na dito. So ayan, mag-aantay ulit tayo ng morning breakfast. So andito yung, ganito yung mga kasama ko dito. Ayan. Andito pa yung isa. So siguro dito ako hanggang Friday kasi hindi pa ako piling makalabas. Kasi yung maintenance na gamot ko is dito nila inaano. Kaya need kong mag-stay dito. Tisin ko na. Kahit minsan di ako makatulog. Pero ganun talaga. So yung kamay ko, medyo okay na siya pero masakit pa rin. Kailangan lang talaga ma-maintain ng gamot at saka pahinga. So, sa awa ng Diyos, okay na. So, makakalabas din tayo dito. Makakain tayo. So, ganito dito pag kailangan talaga na ano, ganito. Bali, wala akong kasama kasi yung anak ni boss, busy pa sila sa trabaho. Pero okay naman ako kaya kung anuhin yung sarili ko. Pero mamaya, pupunta siya rito. Ibibigay niya yung kailangan ko, yung mga damit, yung mga toothbrush, ayan. So, mahirap. Mahirap mag-isa. Kailangan talaga may partner. Yun. So, ayan, kakain muna tayo. So, we need the 8 breakfast para lumakas-lakas tayo. At saka, pagkatapos nun, inom tayo ng gamot. Tapos, pahinga ulit. Hanggang ganun-ganun. Kakain ulit. Ayan. So, kain muna. Okay? Ayan, so tapos na akong kumain. So, andun yung pinagkainan namin. So, bali. Okay lang naman kahit mag-isa ako dito, kahit wala yung si... yung anak ni boss. Kasi, nalilit kasi yung dumating. Tapos, kaya ko naman yung sarili ko. Kasi, totally, hindi naman to talaga grabe. Dumaan lang kasi sa operasyon, kaya... masakit-sakit kasi yun nga nilagyan nila ng pin. At saka yung pagka cut ng kamay ko is delikado kasi yung na putol yung
buto. Kaya medyo sa ngayon, nararamdaman ko yung sakit. Pero meron naman silang laging binibigay na gamot para sa pain. So sa ngayon, nanitulong muna yung buhay ko dito sa loob ng ospital. Ayan, ayan yung hallway. And so, dito muna ako sa labas, magtahagin. Maybe hindi ko alam kung hanggang Friday or Saturday. Depende kung okay na yung kamay ko. Saka nila ako i-discharge dito. Kasi hindi ako pwedeng ma-discharge dito na hindi pa okay to. Kasi dito nila minimintin yung gamot. Kasi kapag sa labas na, baka may time na ma-infect yung ano, may di pa mabalik sa dati. Kaya mahirap. Kaya tiisin ko na lang na mag-stay dito kahit na minsan di ako nakakatulog ng maayos. Buwan ng yung mga karumit ko is malakas humilik. Pero normal naman yan. Saka medyo may edad na kasi kaya sensitive sila sa mga ano. Pero sanayin ko na lang kasi no choice nga, di ako makauwi. Yung damit ko nalalaglag. Dito muna ako. So, siguro, sana hindi na maulit na babalik ako sa mga ganito, yung hospital. One eternity later. Ayan, so pang-apat na araw ko na dito. So, maybe hanggang Sunday pa ako dito kasi yun nga ito, ayos na. Pero, kailangan pa din na mag-stay para dun sa everyday na paglilinis nila sa aking kamay. Ayan, so lilinisan nila ulit tong kamay. Tapos na yung paglilinis nila kasi everyday kailangan nilang lagyan ng alcohol or yung tawag doon, betadine. So today is Friday, maybe hanggang Sunday pa ako dito. Kaya tiisin ko muna. Yung kamay ko hindi na siya masakit. Nakati lang nung sa sugat. So, ayun. Higa-higa muna. So, kararating lang yung sinabos kanina. Nagbigay sila ng pagkain, prutas. Ayun. So, yan lang muna yung ginagawa ko sa ngayon. Tutulog, may merenda, kakain, tapos magpapahinga. Ayan. So, dito ko na rin to i-end. Dito na rin ako mag-in outro. So, di ko naantay na makauwi pa ako bago ako mag-outro. Kaya dito ko na rin
tatapusin tong vlog na to. Ay, yun lahat yung mga parang nangyari sa akin, yung mga nagagawa ko within 6 days. So ayan, so advice ko lang sa mga andito, lalong-lalo na sa mga delikadong area, dubling ingat lang kasi mahirap talaga ma-accident, lalo na kapag malayo tayo sa pamilya. About naman dito sa loob, okay naman kasi mababait yung mga tao, yung mga nurse, yung mga staff, lalo na yung doktor. Ayan, mababait sila. At saka yung mga roommate ko, sina tatay, yung mga may edad na, mababait sila. Din sa pagdating naman sa pagkain, okay naman kasi lahat masusustansya. Din iba-iba yung pagkain. Kaya, yun. Mabilis tayong naka-recover. Yung kamay ko, ayos na. Kailangan lang talaga everyday na malinisan. Kaya kailangan ko pang mag-stay. Pero sa ngayon, yun, malapit na tayong lalabas. Ayan, so, congrats nga pala sa nanalo dun sa challenge. Ayan, pasalamat kayo at di ko tinuo yung challenge na yun. Kasi kapag tinutuo ko yun, siguro ubos yung pera ni Moana. Ayun, joke lang. Ayan, so, hanggang dito na lang. So, thank you very much again, Team Binadang. So, bye-bye. Ingat pa rin and God bless. Yung